Hello mga Lodi, magandang araw sa inyo lahat. Today is June 12, 2022, alas 6 ng umaga. While recording this video, kamusta? How are you guys? Medyo na-miss ko na po mag-vlog ano. Lately, medyo tayo ay namahinga. Nag-focus ako previously sa Facebook, but unfortunately, nakakalungkot mga Lods, na copyright tayo na hindi natin nalalaman. Original naman po siya, but then again, meron tayong nagawa doon na maliit lang naman na bagay. Pero sa Facebook kasi mga Lodi, napakahigpit nila. No? Anyhow, I think gagawa ako ng video na din kung sa mga aspiring din dito na gusto magsimula sa Facebook. Ano? Nakailang try na kasi din ako eh. Dalawa, tatlo. But I will not give up din kasi sa Facebook mga Lods. Magkaiba kasi yung content ko sa Facebook at sa YouTube kasi hindi gano'n naman ka patok ang ganito ano, yung review ng NFT games sa Facebook. Iba ang ano ko doon, atake natin doon. But anyhow, meron akong panibago. Marami kasi akong mga pages na nagawa noon na marami-rami na yung followers sa 5,000 plus na lang. At didiscuss ko kung ano nga bang mga kailangan iwasan sa Facebook para sa mga aspirants natin dito na nag-Facebook. Nagpapag-grow ng kanilang audience at gusto rin of course kumita sa Facebook page nila. Okay, but anyhow, focus muna natin mga Lods ang SLP tokens dito. Ano nga bang nangyayari sa SLP? Okay, ano na bang current price? May update na ba sa Axie Infinity? So on and so forth. So shoutout sa aking mga masugid na taga-subaybay at subscribers nandito pa rin. Talagang binabalik-balikan pag post ako ng SLP. No, maraming salamat mga Lodi. Okay. So, ang presyo ng SLP ngayon ay 23 centavos. No, 0.2323 nga ano siya. Today is June 12 na ngayon. No? Oh, happy Independence Day pala sa lahat. Bago ko makalimutan. So, of course, wala naman. Nasa bahay lang yung iba. Ibang tatrabaho. Double pay, no? So, manood na lang sa mga kanilang bahay-bahay dyan. At open na nga pala ang Dolomite Beach, I think, ngayong araw sa mga taga-Manila dyan o malapit sa Kamanilaan at gustong makahanap ng libreng mapupuntahan. Nasa 3,500 daw po yung maximum na pwedeng papasukin, ano? At nasa 500 meters yan yung span yung White Sand Dolomite Beach na po yan. But I think ngayon rin po yun magbubukas, June 12, at may mga palabas po yan dyan, ano? May aircraft show, parang ganun, helicopter show, at tapos may mga makulay na ano. I think baka dadalo rin dyan sina Duterte. Okay, so yan lang naman, singit ko lang. So 23 centavos ang ating SLP. Okay, sinasabi ko nga mukhang nasanay na po tayo at sinanay na po tayo sa ganitong presyuhan. If you are valid or valued watcher ng aking YouTube, sinasabi ko naman yon kasi parang naging ganun na po yung strategiya ng ng Axie Infinity. But then again, hindi naman masisisi kasi talaga merong naging pagkukulang kung bakit bumaba ng bomba. At it's not just SLP, no? Just to correct, hindi lang po SLP naman na nagkakaganto, marami po talaga. Okay. So, ano ang nangyayari? Ito yung ating June 11. So, kita mo talaga, pulang-pula talaga siya, no? Dumapa. Kasi kahapon, nagta-25 naman siya, 26, ano? In the previous day, umabot mga 28, centavos, so on and so forth. So, silipin natin, ano? Sa trading view natin, ganito siya mga Lods. So, ayan na. May nababasa tayo dito. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa gilid. Ayan o. Kasi gamit natin tong CoinMarketCap. May nagko-comment, scam, biggest scam and shit project. Marami po nagko-comment kayo na ganyan. Ano? Ay, parang, nung dahil hindi na sila kumikita sa SLP, talagang ginagawa na nila ng shitcoin or scam na daw or whatever. But anyhow, marami naman talagang kumita na din, naging milyonaryo, ng instant, nakapagpagawa, nakapagpa-tiles ng bahay, nakapagpa-CR, nakapagpagawa ng quarter ceiling, ano,
Anong mga naging project nyo mga lodi dito? Nung kayo'y kumikita na scholar or manager, ano ang nabago sa buhay nyo, sa bahay nyo? Nalugi ba or kumita? Okay. So again, alam nyo naman ako, hindi pa talaga nakabawi. Or almost na rin naman. But then again, wala pong naging investment kasi naipit po kami doon sa pagkakabili namin na sa mataas na presyo, which is about $100,000, ano? More than nga. July, August po yun. Kataasan talaga na no, 80,000, 90,000 ng mga presyohan ng Axie Infinity, no? Tatlong Axies noon. Talagang wala eh. Ganun naman, minsan talaga nagpapadala tayo sa buyo ng ating mga damdamin. Ano nangyayari, no? May mga kaibigan tayo naglalaro, mga kapitbahay natin. So, naging curious rin tayo. Diba? But dyan tayo natututo eh, kung saan tayo nadadapa, kung saan tayo nagkakamali. And we will revenge, you know, the greatest revenge nga ay maging successful tayo sa, kahit sa anong bagay naman tayo. Okay, so as you can see, nagplato na nga ito, ano talaga, yan o, yung sinasabi ko previously. Kung makikita nyo tong line na yan, parang nagplato na dyan, ano, ibig sabihin, nag-straight na siya. Hindi na siya nagbabago. And kailan nagsimula yan? May 13 pa po. So, 1 month na po yan. Span ng 1 month. Kasi ang ating view ay 1 day, ano, everyday ang tinitingnan ko dito. Later, babaguhin natin yun every 4 hours and 12 hours. So, kung titingnan mo sa everyday, from May 13 to June 12, halos hindi po nagbabago ang presyo ng SLP, which is nandyan na nga yan, less than 30 centavos. Okay. So, ano nga ba ang mangyayari dito? Dito sa CoinGecko, ang all-time low niya kasi mga lods, nakikita ba ang ATL ng ano, SLP dito? Ba't nga hindi na siya nakikita, no? Ang ATL dito ng SLP. Ang nakikita ko na lang mga lodi ay ito, ano, yung mga circulating supply. May nagbago ba dito? Other token kasi nalabas ano, pero ito sa SLP hindi na. Anyhow, kung makita nyo, for 1 year, 96.0% na po yung mas mababa or bumaba. Diba? So, ibig sabihin, kung itong 0.23 na to, times mo sa 96%, 1 year ago, ayun yung price niya, mga lodi, ano? So, yung 0.23 na yan, times natin sa 96%, nasa ano po yan, ano, more nasa kulang-kulang 20 nga po yan, 'di ba? So kung makikita nyo, ganyan po talaga bumaba in the last 30 days, 1 month, 9.4%. In the last 2 weeks, 9.6%. In the last 7 days, 16%. In the last 24 hours, 8.7%. Kaya tumataas lang siya every hour, konti, pero yung talagang per day niya ay mababa po talaga. Okay. So may mga nagtatanong, ano na ba to Lods? Mawawala na ba talaga? As we all know, ano, 'di ba? Mamaya ko di-discuss kung magba-bounce yung SLP or whatever. Kasi hindi natin nakikitaan ng ganun, ano. Nakikita natin talaga magtutuloy-tuloy muna siyang ganyan, ano, yung range niya sa 20 centavos. Though ayan nga, kung makita nyo, noong February, pag ganyan siya eh, oh. Okay. Kung makita nyo, ganyan ang ating SLP price. Pababa ng pababa talaga, no? Yan, no? Grabe. Mula sa bundok, ano? Parang Mount Everest, tapos bumaba na yung, ano, yung namundok. Di ba? Di ba yung Axie kasi, tapos yung Sky Mavis, meron sila, yung team nito, meron pang mga ilalabas. Yung parang, ano, inspired ng Axie Pets yung mga characters and SLP rin po yung makukuha. At yun yung kanilang tinatawag yung sa ano ba dito, yung ginawa kong review last time, may 10 na pong napasok or yung game na soon, of course, under development pa naman at nagpalabas nga sila na may mga trailer, no, may mga pakurot. But then again, ang tingin ko kasi doon sa mga games na yon, ano yun, no? Ito sa Axie, check natin, ano,
Andito yung mga lodi sa Axie. Wait lang, ano? Search ko muna. Nakakalimutan kasi. Ah, ito mga lods, ano? Ah, nahanap ko na. Yung Builders Program. Okay, yung mga first projects na na-accept nila. Eh, isa-isahin ko nga pala ito, no? Gagawa natin ng video or review itong mga game na napasok. Katulad itong mga ito siya, no? Wait lang. Yung Enter the Dungeon na yan, Defenders of Lunation Land, and Axie to the Moon. Sampu po yan, marami po yan, ano? So, ang tingin ko si dito mga lods, ano? Naglalabas sila ng ganyan or may development sa ganyan, ano, yung luna, yung itong mga to. But then again, it is prolonging, ano, parang or nade-delay kasi parang pinapatagal na lang talaga at para hindi baga mawala sa limelight ang Sky Mavis, ang team ng Axie, ano. They are holding on naman talaga. But then again, I think it's also to hold then yung mga, of course, yung mga holders nga, yung mga nagtiwala, yung mga traders, investors. Kasi pag wala na nakikita mga lods, pag wala na nakikita ang update sa Axie Infinity, wala nang progress, okay? Wala nang, kumbaga, future. Anong mangyayari, di ba? Mawawala, magbebentahan na po, hihintay na lang na tumaas ng bahagya ang presyo ng SLP at lalamirda na yan, ano? Lalabas na yan sila. Diba? But then again, matagal na rin naman pinaghandaan ng Axie Infinity yung ganyan, yung maglalabas sila ng iba't ibang klaseng ano nga, diba? May land nga, hindi pa naman lalabas yun. Ito yung itong Lunation, itong projects na to, na-accept na to. Nakalagi ko na kakalimutan yung Builders Program na to. Axie, of course, inspired yung mga characters yan at SLP yung makukuha nyo. They're holding on. But again, what is the commitment or of course, what is the assurance na tataas ang SLP? Wala naman pong assurance na ganun. So, we will see, but then again, this is not still a good sign para talagang mawala yung bahala natin. Of course, yung mga bawing-bawi na po dito sa larong to, hindi po sila magre-reklamo. At magiging basher po talaga sila ng sino man ang maninira sa Axie Infinity. Of course. Kasi, para naman sa kanila, ano ba bang mawawala sa kanila mga lods, diba? Nakabawi na po sila. Pero sa mga naipit nga, sa mga scholars na hindi talaga kumita, lalo-lalo sa mga managers, of course, diba? Mga naipit talaga dito. Nung bumili yata ng mga, October, November, December, or even this year, ano? Alam nyo naman kung ilan ang kitaan dito, ilang SLP na kukuha nyo sa isang araw. Ano ang conversion ng SLP? So, napakababa. So, prolonging and de-delay lang talaga na hindi mawala din yung SLP, yung Axie Infinity sa limelight at magkaroon pa ng mga projects, season 21 na nga, and so on and so forth. But then again, worth it pa ba? Kumikita pa ba sa Axie Infinity? Kikita, napakaliit na po talaga. At yung pinanghahawakan na lang talaga dyan ay yung volume ng SLP nyo at yung pagtaas ng SLP. Ay yung tinatawag natin pag nagkaroon baga ng pag-pump or ng reversal. Kasi pag nagka-reversal mga lods, yun ang inaabangan talaga dito. No? But hopefully it will happen. Pag ang reversal na yan ay naganap, wala na rin naman. Talagang I'm pretty sure na bababa at bababa na ang players at mag-invest dito sa Axie Infinity. Yun lang naman ang thoughts ko. Of course, you have your own opinion mga lods. Palagay na lang sa comment section. I'm not an expert with regard to, hindi talaga ako eksperto. Ano? Of course, I'm also checking analysis, ano, fundamentals, so on and so forth. And observation ko sa mga iba't ibang tokens. Kagaya din sa Luna tokens, Luna token kunyari, sa Bitcoin at sa ano-ano pa mang crypto, of course, binabasihan natin yan mga lods. Ano? Alright.
So, lahat naman tayo dito ay nag-aaral, merong, of course, kahit konting kaalaman pagdating sa trading, pagdating sa gantong ano no, meron tayong instinct eh, at meron tayong pakiramdam kung ano rin ang mangyayari. So, pakilagay na lang sa comment section, anong tingin nyo dito mga. Okay, so wala pa pong senyales in the next few days na tataas ang SLP. Wala pa po. Alright. So, yun lamang. At huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago nating viewers dyan. At paka-share naman po at mag-comment. Maraming maraming salamat mga lods. Until our next upload. Ano? Paalam.